Hello, my name is CJ and welcome to my channel. For today, ituturo ko sa inyo kung paano magpalit ng front brake shoe. Kung ang motorsiklo mo ay naka-drum brake pa tulad nito, for your safety, we need to make sure na ito'y palagi nasa maayos na kondisyon. Magsimula po tayo by removing the brake adjuster nut. So gagamit po tayo ng 14mm na box wrench. Luluwagan natin yung brake adjuster nut counterclockwise. Gagamit din po tayo ng long nose para hindi kumikot yung brake cable. At ngayon na maluwag na yung adjuster nut, pwede na natin siyang ikutin gamit ang ating mga kamay. Once na natanggalan natin yung adjuster nut at tanggalin natin tong cable and yung barrel, yan, itatabi muna natin sa sandali. Then luluwagan natin tong axle nut gamit ang 19mm wrench counterclockwise. Gagamit din po tayo ng 14mm box wrench. Para hindi umikot yung axle, lalagay natin siya dito sa kabilang side. Kukontrahin natin, then iikutin natin tong side na to counterclockwise. Okay, so bago natin tanggalin yung nut completely, gagamit mo tayo ng martilyo para itulak yung axle palabas. Ayan. Kutin natin dahan-dahan. Then, 20 tap lang doon sa axle para lumabas na siya doon sa kabilang side. And, hugutin natin. Ayan. At ngayon po ay pwede na natin tanggalin yung brake panel. Diyan po sa brake panel nakakabit yung brake shoe. Kung makikita nyo po, yan punong-puno ng dumi, mga ano yan eh, alikabok at saka yung brake dust. Gagamit po ako ng Sure Brake Cleaner. Nabibili po ito sa auto supply sa halagang 180 pesos. So, i-spray ko po siya mismo doon sa brake drum para malinisan ko, para matanggal ko yung mga nakakapit na mga brake dust, alikabok, krasa, lahat yung mga deposits na nandyan. I-spray ko lang po siya paikot. Mas maganda po gumamit nitong brake cleaner kumpara sa iba dahil ito po ay mabilis matuyo at hindi po kakalawangin yung brake drum. Ito po gagamit po ka ng basahan para linisan. Makikita po natin mamaya kung gaano kadumi yung brake drum. Ayan, medyo hindi pa nakukuha lahat. Sige pa. Okay. Ayan po, napakadumi. So ulitin po natin yung proseso kung hindi pa siya ganun kalinis. Spray lang po natin siya. Punasan natin ulit. Okay, so ngayon po tatanggalin na natin yung dating lumang brake shoe. Kahit po tayo ng long nose para tanggalin itong spring sa baba. Yan. So hindi po pa natin siya matatanggal completely. Kailangan din nating sikwatin yung isa pang spring na sa taas. Boom! Ayan, tanggal. Matatanggal na rin po natin yung babaw. And gagamit po tayo ng steel brush. Yung soft bristles lang na steel brush. Ito. Panglinis. Pati screwdriver para makutkot natin yung singit-singit dyan. Okay? So, linisan po natin itong brake panel. Siguraduhin lang natin na malinis siya dahil dito natin ilalagay yung bagong brake shoe. Okay, gamitan natin ng brake cleaner para matanggal yung mga dumi.
Okay, yung hindi naman po natin maabot ng steel brush, gamitin natin ng screwdriver. Ayan. Kukutkutin lang natin siya. Unti-unti. Siguradong matatanggal yung mga nasa mga singit-singit na yan. And ito yung bagong brake shoe. Kung mapapansin nyo, dito yung bilog na part. Dyan po natin siya ilalagay. Itong ilalim yung flat dito. Gagawin lang natin para siyang biskuit. Hati natin sa gitna. Ayan, papakapitin muna natin. Yung ibabaw muna, mas mahirap yung ibabaw. Okay. Tapos itong ilalim. Ayan, so hindi natin kailangan gumamit ng tools. Kailangan natin ng diskarte lang po. So ngayon na, ikabit na natin yung bagong brake shoe. Ibabalik na natin siya sa loob ng brake drum. Ayan, nakita nyo po yan, yung guide na yan. Ayan, babalik na rin po natin yung axle. So pagbalik natin, gagamit na tayo ng martilyo, pero dahan-dahan lang, konting tap lang. Ayan, tatap lang natin, tapos i-align natin sa butas yung kabilang side. Then ayan, konting tap ajinamoto. Okay, hindi yata nakikita, medyo naka-align na siya. Ayan. Tap pa natin. Unti-unti. Okay. Balikan natin yung washer. Then, itong tornilyo. This time, ikot, ang pag-ikot ay clockwise. So, higpitan na natin siya. And once again, gagamit tayo ng 14mm sa kabilang side, pang-ontra. Ito. Ayan. Pipigilan naman natin siyang hindi umikot clockwise. Itong 19mm na wrench, clockwise naman ang pag-ikot. Ayan, sa hanggang sa migpit ng todo. Then babalikan natin yung brake cable dito sa barrel at sa adjuster nut. Okay, so lagay muna natin itong barrel and then yung brake cable. Sunod yung adjuster nut. This time, paghigpit, clockwise. And yung pag-adjust po ng brakes, hindi po natin siya itutodo ng gusto. Makikita natin yan mamaya sa pag-ikot ng gulong. Yan. Pag iniikot natin, dapat meron konting resistance, pero hindi rin sobrang higpit. Okay? Ikot-ikot ng konti. Ayan. So, mayroong konting resistance pero hindi sobrang higpit, hindi sobrang luwag. Okay, thank you for watching. Watch out for part 2.